Hello mga kaamag, nandito ulit ako. At ngayon guys, marami tayong bakanteng oras. Kaya ngayon, makakapag-compost na tayo ng mga substrate. So ito pala yung mga kusot ko. Ayan sa kabila. Bale, 24 sacks yan. Pwede nang makagawa ng 1,000 fruiting bag o mahigit pa. At bago tayo magsimula sa composting mga kaamag, shoutout muna kay Ma'am Josephine Baltasar at Sir Gilbert Abungar. So ayan, shoutout sa inyo guys. So ayan no guys, habang tayo ay nagko-composting, i-share ko sa inyo yung behind the scenes kung paano ako nakapasok sa pag-mushroom, or i-share ko sa inyo yung proseso or yung diskarte ko kung paano ako nagkaroon ng kapital para mag-alaga ng mga mushroom nang wala talaga akong pera noon na pangkapital. So dito nyo lang po malalaman sa Mushroomantic TV. So let's go guys, simulan na natin ang pagko-compose. Guys, salamat sa paghihintay. So tapos na tayo magmasa, lalagyan na lang ng tubig. So habang nagpapahinga tayo, ayan, salamat sa paghihintay at i-share ko sa inyo yung naging experience ko po kung paano ako nakapasok sa mushroom business. So para po ito sa mga katulad ko na kapuspalad, no? Ayan, nagsimula po ako sa zero talaga bago po ako nagkaroon ng capital na aking ginamit dito sa pagmamushroom at saka sa mga iba pang pang-agrikultura na business. So alam nyo guys, galing po ako sa mahirap na pamilya. So nag-start po ako ng as in na zero talaga, as in walang-walang pera. So ika nga nila guys, isang kahig, isang tuka. So ayan no, so ako po ay dating nag-work sa isang hardware sa mall, way back 2017 po yun. Then yung sahod ko po, napupunta lang po sa allowance at saka kumuha kasi ako noon ng motor na hulugan pang service ko. So sa hirap ng buhay noon guys, kahit gusto kong magkaroon ng business, wala po akong kapital na maipon. So yun no, kahit mahirap lang tayo, syempre kailangan natin maging future oriented at saka business minded. So kahit wala tayong pera noon guys, nagre-research lang tayo ng mga business na magaganda. Everyday po ako nagre-research sa internet, sa YouTube. Dahil sa panahon po ngayon, nandun na po lahat yung mga kailangan natin. Nasa internet na po lahat yung mga kailangan nating malaman, yung mga ideas, yung mga positive at negative. Nandun na po lahat. So ayun po no, araw-araw po akong nagre-research noon. So until isang araw po, meron po ako napanood sa YouTube na tinatawag na cryptocurrency or yung Bitcoin or yung digital currency na tinatawag. And then guys, pinag-aralan ko itong mabuti. So i-research nyo lang po no kung paano yun para hindi tayo tumagal sa pag-explain. Kasi medyo mahaba po kung i-explain ko pa kung ano yun. So nasa YouTube po lahat, nasa internet. So sa mga hindi pa po nakakaalam, research nyo po yun. So 1 year ko po siyang pinag-aralan. Parang stock market din po siya. So natuto po akong mag-trading
mag-tradings doon at saka meron din pong mga platform na pwede kang mag-invest. Pero yun nga lang po, na-scam ako sa investment platform noon na sinalihan ko. Kaya nag-stick na lang po ako sa pagti-tradings. Guys, noong 2017, dun po yung kasagsagan ng cryptocurrency. So, sobrang taas po ng value niya noon, yung Bitcoin. Mas mahal pa yata ito sa gold noon, yung isang Bitcoin. So, meron po noon yung tinatawag na bounty hunting. So, dito guys, mag-e-endorse ka po or mag-promote ka sa mga bagong kumpanya or bagong platform sa cryptocurrency. At kapag naging successful po yung launch nila, ay bibigyan ka po nila ng sariling token nila. And then yung token po nila na yun ay pwede mo pong ibenta sa trading platform. And then dun po ako kumita ng malaki. Mula sa zero guys, ito po yung mga kinita ko noon. At kung tatanungin nyo guys kung nagbi-Bitcoin pa ako, hindi na po guys. Kasi guys, nung January 2018 po yata yun, bigla pong bumaba or nag-crash yung market ng cryptocurrency. So, parang stock market po siya, no? Napaka-volatile po siya or magalaw yung mga presyo. So, ayun po, no? Mula po noon ay nag-stop na po ako. So, ayun na guys, medyo napalayo po yung topic natin sa pagmamushroom. Pero, dun po ako nagsimula para magkakapital at yun po yung ginamit ko sa pagmamushroom. And mula nung nakagawa na ako ng growing house ko guys, nag-resign na ako sa pag-work or sa trabaho ko. Kasi nga no guys, puro absent na ako noon sa trabaho dahil gusto ko pong matutong mag-mushroom at gusto ko pong mag-focus doon dahil nakikita ko po yung malaking potential niya. Pero hindi pa po natatapos doon yung pagsubok ko sa buhay. Siyempre, baguhan pa po ako noon. Hindi po ako dumaan sa seminar. Medyo marami po akong palpak na nagawa noon sa mga unang gawa ko nung nagsisimula pa lang ako. And then, yun no guys, marami tayong gastos noon at saka wala tayong trabaho. So, yung mga kapital natin noon, medyo nagagastos na natin. So, dumating yung point na naubos yung ipon natin or yung capital natin. Pero yun guys, hindi pa rin tayo sumuko. Tuloy pa rin tayo sa paggawa noon ng mushroom. Hanggang sa medyo napa-perfect na. And then guys, sasabihin ko sa inyo, sobrang laki po ng kitaan sa pagmamushroom. Sana all. Lalo po kapag meron kang market. So, ang pinaka-importante po dito ay yung market. Dahil kahit magaling kang gumawa ng mushroom or napakadami mong mushroom, pero wala ka namang market, ay wala rin po. So, hanapin nyo po muna yung market po ninyo. Tsaka kayo gumawa ng mass production. Dahil sa fresh pa lang po, no, malaki na po yung kitaan. Pero pa dyan yung pagbebenta ng mga fruiting bags, spoon, pwede ka rin magpa-seminar. Ayun no guys. And then, ayun na guys. Gumawa ako ng aking sariling YouTube channel. So, gumawa ako ng YouTube channel ko noon guys. Ang purpose talaga ng YouTube channel ko noon ay para i-promote yung aking business na pagmamushroom. Though alam kong may kita sa pag-YouTube noon, pero hindi po ako umaasa noon na mamomonetize po yung aking YouTube channel. So, nangyari na lang no guys. So, katulad po ng buhay, nagsimula rin po ako noon sa zero subscribers. Hanggang sa ngayon po, ngayong araw na to, 17,000 plus subscribers na tayo. And then ayan guys, malapit na natin ma-hit yung 20,000 subscribers. And then guys, magiging transparent ako sa inyo no guys. Itong YouTube channel ko po ay konti lang po yung kinikita, mga 3,000 pesos lang po per month, more or less ganun.
So hindi pa po ganoon kalaki yung kinikita ko, no? Pero yun guys, kapag hindi mo ginagalaw at iniipon mo, syempre malaking pera na rin yun. Parang savings mo na rin. So ang pag-YouTube po ay parang passive income mo na rin, yung kahit nakatulog ka ay kumikita ka. So ganun po ka-powerful ngayon yung social media at internet. So marami pong nag-i-inquire sa akin ng mga fruiting bags, mga spawn dito po sa YouTube ko. Pero hindi pa po ako nagbebenta ng kahit ano po. Itong video po na ito ay para po sa mga taong kagaya ko dati na walang wala. Hindi ko naman po sinasabi na mayaman na ako, no? Pero yung zero po noon, medyo nalagpasan na po natin yung pagiging broke sa pera. So nasa step 1 na po tayo. Dati nasa step 0 tayo. Pero ngayon, nasa step 1 na tayo. At marami pa po akong pagdadaanan at malalagpasan na mga pagsubok. So alam ko po na simula pa lang 'to. So kailangan pa nating mas maging madiskarte at saka maging planado lahat ng mga galaw natin. At sa ganon, kung ano man yung tinatanim mo sa utak mo na plano mo ay ma-execute mo ng mabuti. Kahit dahan-dahan lang, at least umuusad po tayo. So, ang pino-point out ko lang po dito sa video natin ay maging madiskarte tayo. Kailangan nating maging resourceful, mag-research, at saka syempre, kailangan nating i-grind yung ating pangarap.